5:30 ng umaga, October 6. Ako ay papunta ng norte. Hopefully, ako ay makarating ng Baler, Kasiguran, tapos punta ka ng Bontoc Lagawe. And hopefully, by Wednesday next week, ako ay makabalik na. Tingnan natin, how far can we go? 18,360. Tingnan natin kung gano'n yan ka laki pagbalik ko dito, no? Ano yung ilang kilometro, ilang daang kilometro ang madagdag yan. Maganda ang pagmulan pag ikaw ang kaharap, ang ikat at ang una sa pagbangon sumasarap, ang sumpong at ang inis madaling naaalis, tumatamis ang morning kiss, ang ngiti at dito na ako sa Baler Aurora. Taraan! So, it's 11:30 here. Baler! Ayan. Basically, 5:30 ako umalis. So, that's like 6 hours then. Okay na. Chill-chill ride na naman siya. Hindi siya paspasan. Plus, maraming mga stopover for mga pictorial din. Ganito ang umaga, sumasarap ang gising, kung araw ay gaganda. Ang asin sa mukha, unti-unting nawawala. Ang ingay sa umaga, may kahalo ng tuwa. Maamoy ka lamang, pakiramdam gumagaan. Ang kahapong tambuhan, nalimot na sa usapan. Ganito ang gumagaan. Ang Baler, papunta rito, mga almost 2 hours din siyang biyahe. Ang pangalan po ng lugar, ng beach resort ay Ohana Beach Resort. Napakaganda ng lugar dito sa Dinalungan. Ito naman, oh. Yan. So, yung room ko, yan. Yung cottage na yan, nandyan yung motor ko sa tapat. So, pwedeng ipasok yung motor dito sa tapat ng cottage. At mismong tapat ng cottage na yan ay yung beach na. Yan. Wala siyang internet, no? Kahit ngayong signal, eh. Ang call o kaya pang text ay napakahina. So, really, you are forced not to use your cellphone. Kung kaya ngayon, eto, mayroon akong dalang book. At tama-tama, sa harap ng beach na ito, yan, ang sarap magbasa, ang sarap magpahinga, at ang sarap magnilay-nilay. I have found the perfect place. Actually, yung Dinalungan pala ay halos harap na ng Pacific Ocean, no? So, yan pala ay open sea na yan. Ayun yung Baler. Halikod yan. Ayun yung Baler. So, kita nyo, ito yung gitna-gitna ng Baler at ng Kasiguran. Ito yung Dinalungan. At ito ay open sea. Pasalamat kami sa kinabuhing gihatag kanamo sa kalipay nga among gipati, sa among pag-ampo kinuodunga kami. Salamat, salamat Ginoo, walay suko
Good morning. 5:30 ng umaga dito sa Dinalungan. Dito ako sa Baler Kasiguran Road, no? Galing Dinalungan, paakit dito. Whether you like it or not, whether marunong ka o hindi, matututo kang mag-banking. Pero maganda yung view, di ba? Dito na ako sa province of Quirino, galing sa Aurora. So mga almost 2 hours din. So medyo nag-break siglit, nag-stretch. From here, I'm hoping to go to Sagada para mamayang gabi. Pero we'll see kung kakayanin ko. Otherwise, I can look for a place, accommodation siguro somewhere nearer para hindi na ganun kalayuan sa Sagada. I'm trying to stay in a pension house or mini simple hotel malapit sa nag-iisang Catholic Church sa Sagada, Our Lady of Mount Carmel ata. So, konting break and then arangkada ulit. Dito ako sa taas ng bundok. Hindi ko alam kung saan particularly yung lugar, pero ito ay nasa after ng Lagawe, after ng Banawe. Ito yung part. Kaya kita niyo naman, puro na clouds. I'm on the top of the world! Woo! Down in Sagada at ako ay Snuerte. Welcome to Misty Lodge. Ganda ng lugar, simple lang siya, pero very cozy. At maganda yung groom ko. Tara mo yung aking, ayan yung motor, ayan yung bike, somewhere inside. Ito po yung aking room. Yan, akin yung dulo. No? So, it's misty. So, malamang misty itong place na ito. So, we open the door. And then, voila! Not bad. With my own CR.
booking very early dito sa Sagada. 6 a.m. Mahamog. Medyo konti pa yung tao. At malamig. I think it's around 18 degrees Celsius ngayon dito. Sagada. So after kilometer 398, pabalik na ako sa Sagada proper. Bali itong dang ito pala ay road para isang bayan. Ang pangalan ay Besaw. So, pataas ng pataas at medyo hirap ng huminga. So, siguro mga 2 kilometers up, I'm going to go down sa proper. For breakfast, we have tapa and Sagada coffee. Nice! Tara, kain tayo. Sunny day in Sagada. Blue skies. And clean air. Not bad. Sunset view and pizzeria bar. Pagala-gala lang dito yung mga baka. Free range. Kung sa ibang lugar, mga manok ang free range. Dito mga baka. Kaya ingat ka, baka makasalubong mo sa daan. Yari ka. Pizza is served. Yes. Tapos, may musika pa, di ba? New wave music. Come on, mangan ta. Let's pray. Ito kami sa hangin ko, Quincy, sa Sagada. So, akala ko nag-iisang sikat na hanging coffins, pero marami pa palang ganyan sa buong Sagada. Yan po ay mga coffin sa tabi po ng cliff. Dito na ako sa hotel, sa lodge. Ako'y inabot ng ulan. Ayan, umuulan siya ngayon. For dinner, steak. Day dito sa Sagada. In a while after breakfast, ako ay lalarga na. Papunta ako ng Banaue to meet my classmate, my batchmate in Rome. Sa Banaue kami mag-meet. So in the meantime, let's enjoy breakfast. Yep.
sardines for breakfast, and Sagada coffee. Let's go. Let's eat. So we're now traveling to Banawe. Ride safe. Let's go. Ito po ngayon sa peak ng kalsada ng daan papunta ng Banawe coming from Bontoc. Ay, nandito, tuktok. May mga bahay dito. Tapos nating image ni I think it's a marker na ito yung top, no? Yung pinaka-tip. This is between KM 363 and 362 dito sa Ifugao. Thank you, Mama Mary. Araw, dumaan din ako dito. Pero that time, cloudy, tapos medyo basa yung kalsada, kaya medyo madulas, nakakatakot. Wala akong ganong kumpiyansa magmabilis. Pero ngayon, kahit paano, nakarangkada yung motor kasi tuyo na yung kalsada, tapos hindi na gaanong cloudy. Medyo maganda yung visibility. Kita-kita mo kung hili ko o kung dire-diretso lang yung daan. So, today is a good day to ride dito sa Ifugao. Salamat sa Diyos. Dito ako, diba? Ayan. Ayan yung aking motor. Pero ang aking pupuntahan ay andun pa sa kabilang bahagi ng bundok. Ayun yung daan, no? Tadalin siya ng bundok. Aabot ako dyan, mamaya. Ayan, hanggang dun. Ayan, sa di mo na makita, likod ng bundok na yan. Malayo-layo pa to, papunta ng Banawe. Ingat-ingat lang. Drive safe! Ng ang superintendent po at Vicar General ng Bontoc Lagaban. Yes, the driver! Ciao! Fratelli Tutti! Ciao, Tutti! Woohoo! Driver, nakahiya yung Vicar General, nag-drive ko. Nahiya ako. Kasama ko si Vicar General. Malakad kami. Pababa ng... Pababa kami ng Batad Drive Terraces. Ito daw yung nakatagong guys terraces dito sa kabundukan ng Banawe. Tanya, hello, hello po. At meron silang ice cream! Ayos! At ito po yung sagitan ng kabundukan. Ito po ang Batad Rice Terraces. Meron siyang, meron ditong community. Yan, very nice. Sa gitna po nung rice terraces, makita nyo, mayroong hotel. O, di ba? Ganda. May hotel. Tapos, mayroong church. May mga church dyan, but pang denomination. Of course, andyan yung Catholic Church. Tapos, ito yung school nila. Yan.
dito ako sa Kaingan, Pinokok Road, Port Side, Cliff. Grabe, yung aking sports bike, naging siyang adventure bike. Pero kaya naman ni Kawi. Sige sa kanya yung mga akit baba, huwag lang yung part na madudulas dahil nakakatakot siyang matumba at hindi siyang ganun kadaling maitayo. Kaya, slowly but surely, and ride safe tayo. Highest elevation system ng high wind. Grabe. Ayan, ito sa kabo. Kasi nga, sobrang taas namin ng aming aking support. At dahil tayo sa high pass mountain climbing. Mountain pula. Duman ako sa Baguio pa uwi, pero may zero visibility siya. Tapos bigla pang umulan, talagang dahan-dahan. Kasi di madulas yung groove natin. So, inap na tayo. At ang mga bano ng Baguio. Survive Baguio kahit na unang ilan, madulas yung kalsada. Kaya it took me more than an hour. Kasi mabagal yung traffic. Plus, of course, careful dahil maraming tubig sa kalsada. So, finally, I'm here in Rosario. Yes, safe and sound. Thank you, Lord.
1,894. Kung umalis tayo, ano yan? 18,365. Sabi sabihin, 1,500 plus yung aking dagdag na kilometrahe sa aking odometer after traveling from Manila, tapos syempre Kasiguran, tapos akit tayo ng Sagada via Banaue, tapos bumalik ako ng Banaue, tapos Lagawe. Yan, from Lagawe, umakit ako ng Tinok, papunta ako ng Bugyas, then finally papunta ako ng Baguio. Then from Baguio, baba ako hanggang Alaminos, and Alaminos via Zambales, ako'y tumagos ng Subic, and then finally nakarating ng Manila. After 7 days ng biyahe, home sweet home, alive and very much blessed and with new learning and experience. Sabi nga eh, level up. Salamat sa Diyos.